Marami pong nagtatanong sa akin, Reylita, bakit ka nagpakasal sa Hong Kong? Bakit hindi sa Pilipinas kung saan makakadalo yung mga pamilya? Kaya naman po, ngayong araw na ito, ay gusto ko pong pag-usapan bakit nga ba maraming Pilipino ang nagpapakasal sa Hong Kong? Bakit nga ba kailangan magpakasal sa Hong Kong? Bakit hindi sa Pilipinas? Sa mga hindi po nakakaalam ng rason, ay tiyak na ito po yung mga tanong nyo. Nagpakasal din po kami ng asawa ko sa Hong Kong last 2015 and now living together in Germany for more than 4 years. Getting married in Hong Kong is really a great advantage, lalo na po kung plano niyo pong manirahan ng asawa niyo abroad. International recognized po kasi ang wedding sa Hong Kong. Dahil nga po sa apostila na nakalagay sa marriage certificate niyo, ay kinikilala po yung wedding niyo abroad. Mabilis din po tayong makapunta ng Hong Kong dahil po tayong mga Pilipino ay meron po tayong 14 days visa free. Kahit po yung visa application ay madali lang din po yung approval. Tulad nga po yung nangyari sa akin. After I applied for family reunion visa, ay natanggap ko po yung approval for around 2 months. Ito po yung mga main reason kung bakit po kami nagpakasal sa Hong Kong. Hindi po dahil social po siya tingnan, or unique, or maganda po doon, kundi po dahil sa mga advantages na makukuha po namin. Although mabilis po yung proseso ng kasal, ay hindi po ibig sabihin nun na hindi po kami nahirapan. Dahil nga po sa nagtataasang buildings, maraming tao, ay hindi naging madali sa amin upang hanapin ang mga tamang lugar na dapat naming puntahan. Halos lakad-dakpo po din po yung ginawa namin upang makaabot po on time para po sa proseso. At that time, how I wish na meron po kaming kasama na magagabay po sa amin sa bawat proseso. Kaya din po nabuo po yung ideya namin tungkol po sa servisyon na ino-offer namin ngayon. Ito na nga po yung marriage in Hong Kong at hirat in Hong Kong na tumutulong po sa bawat couples na magpakasal po sa Hong Kong. Ang totoo po niyan, bago po kami nagpakasal ng asawa ko, ay plano po sana namin na imbitahan ako sa Germany for vacation upang nga po kilalanin ang culture at lugar nila. Unfortunately, na-denied po ang visa ko dahil nga po hindi sapat ang rason ko upang bumalik sa Pilipinas. And that's the time we decided na magpakasal na nga lang po sa Germany. I applied again for visa and unfortunately, after 10 months, ay halos hindi po umuusad yung proseso. Kaya naman po nagdesisyon po kami na humanap ng ibang paraan. At doon nga po, accidentally, ay nahanap po namin yung information tungkol sa pagpapakasal sa Hong Kong. Many Filipinos are suffering like I did before. Kaya nga po, I am sharing this experience upang magkaroon po kayo ng ideya. Kung sa tingin nyo po ay kailangan nyo po ng gabay upang magpakasal sa Hong Kong, you can also check our website by the description below. Maaari din po kayong mag-comment and share your experience or hit thumbs up if you like this video. Hanggang sa susunod na lang po!